sa pangahanan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa alabala kapag napuntilya ka ni Karex Kayanong sa Targets on Air. Ay kahapon pa ho dapat nating kakausapin ho to, ha, yung provincial director ho ng Lanao del Norte dahil may kaugnay ho dun sa isasagawa sa ng operation ho, eh nauwi ho dun sa madugong inkwentro. Siguro mas maigi para maging balanse ho tayo bilang isang broadcast journalist ho, eh kesa naman ho magngaw-ngaw ka Karex, hindi mo alam talaga yung punot dulo, unang-una malayo yung bayan ng Tubod, Lanao del Norte. Mas klaro, kung ako nanonood at nakikinig sa'yo, mas gusto kong pakinggan eh yung provincial director para siya mismo yung magkwento ano ba talaga yung totoong istorya. Eh, eto na. Ating kausapin ho si Senior Superintendent Leopoldo Cabana. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Opo, sir. Nung huli mag-usap tayo, nasa Batangas kayo. Opo, opo. Ngayon ho, eh, malayo na. Lanao del Norte. Tama po? O, tama po. Dulo-dulo tayo ngayon. Sir, totally naman ho, lumabas na rin ho to sa iba't ibang pahayagan, sa telebisyon, napanood. Ano ba, sir, ang totoong kwento dun ho sa operation ho at buong pamilya po? Ang totoo po na pangyayari ay yung kapulisan natin ay nag-serve ng warrant of arrest sa bahay ni Bibino Laridi. Apa? Mayroong wanted person niya, yung kapatid niya ay certain Junel Laridi ay nandun na mamalagi. So, una process, pumasok yung police natin sa bahay ng biktima. Pero nung nandun na sila sa loob, bigla nilang nakita yung ano, kaya dahil may flashlight kasi sila. Apa? Bibino Laridi ay nakahawak na nung baril niya. Tapos pinutukan yung pulis, kaya napilitan yung pulis natin na gumante, nag-return fire. So, in the process ng putukan, yung biktima na si Bibino Laribi ay nakaputok siya ng walong bisis. May mga if na wika na bisis na nakuha doon sa ano. Yung pulis naman, ha? Sir, tama ho ba? Yung si PO1, yes sir ho, tinamaan din ho ba? Kumbaga may sugat din ho yung pulis nyo? Si PO1 Makatbar po yung ano, yung yung lead kasi, siya yung pumasok, may isa lang na body. Apa? Pagkatapos, yung nagkaputukan sila dalawa, harap-harapan, tinamaan yung police natin sa hita, at yung gawa nung natamaan din yung buto niya, apa? Sa kaliwang hita, natumba siya ngayon. Nung the process na pumuputok pa rin si Laridi, kaya tuloy-tuloy rin siyang pumuputok. Apa? At, nakikita ko naman siguro, hindi na na-control ng pulis natin yung sarili niya pati yung baril habang pumuputok siya dahil natumba na nga siya, kaya siguro nahagit din yung bata kaya yung babae. Apa? Kaya hindi po sinasadya ng pulisan natin na patayin yung bata at saka yung babae kasi sila naman ay magkatabi talaga doon sa kwarto. Apo, sa ngayon ho, nasan na ho yung ating kapulisan doon ho sa nag-operate na yon? Ano po? Apo, nasan na po yung tropa ho ng kapulisan ho? Nasan na ho sila ngayon? Yung nagsagawa ho ng... Yung participating troops sa service ng warrant of arrest, nandito na po sa provincial headquarters. Apo? Nag-issue tayo ng order ng restricted custody. At nagkakaroon na rin po tayo ng investigasyon ngayon. Apo? Kung nagkakaroon ba sila ng violation or lapses sa rules of engagement. Samantalang yung police naman na sugatan, nandun ngayon sa Mercy Hospital, Iligan City. Nung Tuesday, nagkakaroon ng operasyon kasi naputol nga yung hit, yung buto niya. Apa? So, nandun pa rin siya ngayon, naka-confine. Ito po ba yung sa iisinusana ng waranto sa kasong prostrated murder ho, sir? Hindi ko na ano nang linaw kung anong kaso yun. Prostrated murder pa yun or attempted murder, something
mga ganon. Apo. Eh, ang depensa ho ng pamilya ho, eh, wala naman daw ho silang kakayahan ho, bumili ho ng baril ho. So, posible na ano naman, sa version nila yon. So, kung sa atin naman, meron naman tayong tamang pag-iisip. Apo. Eh, kung wala silang baril noon, kasi sabihin na lang kaya natin na yung pulis, baktahin nila yun, pagkatapos barilin ng pulis yung sarili niyang kasama para lang masugatan, para mag-justify yung patayan, hindi naman siguro ganun. Tama po. At umasa ho kayo, Senior Superintendent Leopoldo Cabanag, katawang niyo ho kami, nandyan man ho kayo sa Lanao del Norte, kami pa rin ho, nandito ho sa Manila, eh, patuloy ho nating tutukan, lalo na ho yung kampanya ho ng ating Pangulo, yung War on Illegal Drugs. Kamusta ho dyan ho sa Lanao del Norte, Colonel? So, nung pag-upo ko dito ng sobra dalawang buwan, marami na po tayong mga huli ngayon na mga yung pusher talaga, yung nagbibinta ng mga yung prohibited drugs. Apa? So, marami na malamataas na yung figure natin yun. Lahat ng kapulisan natin ay gumagalaw na. In the process na rin tayo karamihan ng mga barangay para sa drug clearing operation na ma-declare man natin na yung mga kanya-kanyang barangay ay drug cleared na. At napakalayo ho niyang area niyo, eh, yung mayor ho dyan sa bayan ho ng si Mayor Marcos sa Mamay ho, eh, madalas ho naming naigigas ho sa programa ho namin niya na Colonel. Malapit po natin kaibigan si Mayor Mamay. Palagi nga pumupunta dito sa opisina ko at kami nagkikintuhan, nagkasapi. Kasi si Mayor Mamay naman ay very supportive sa kampanya ng kapulisan, lalo na ng kampanya ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Apo, at kami nagpapasalamat po, Senior Superintendent Leopoldo Cabanag. Colonel, siguro sa susunod namin tawag, General Leopoldo Cabanag. Sana magka-di lang ang hello kayo. Apo. Sige po, maraming salamat po. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitagan ng Chief of Police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Cayano sa Target On Air. Lahat ng pulis na may kaso at wanted ngayon, you have to either pag nadyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Don't take this as a joke. Hindi ako nagpapatawa. Yan ho ang tinig ho mga kaibigan na ni Senior Superintendent Leopoldo Cabanag. Siya ho ang Provincial Director ho ng Lanao del Norte. Siya ho ay nasa Batangas Provincial Police Office. Suki ho namin yan eh. Kaya nga ho nung tinawagan ho namin kahapon eh, sabi ni Colonel, ikaw talaga kahit saan ako ma-assign, inyusundan mo ko. Hindi ho Colonel. At request ho, nasa taas ho, request ho ni General ba to? Huwag kang maglilipat, baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano.